Good morning, Philippines. Again, this is Chef Jason ng Chef Republic. At pasensya na kayo, medyo madaling araw na yung ating pagluluto ngayon. Dito kasi 10 a.m. pa lang, so medyo kagigising ko lang din at medyo pawis pa yung paos pa yung boses natin. So magandang madaling araw dyan sa Pilipinas at dyan sa mga viewers natin dyan sa Dubai, sa Australia, sa Japan, sa Taiwan, sa Hong Kong. At magandang umaga dito sa mga taga-California, mga taga-West Coast at magandang tanghali sa mga taga-East Coast. So ngayon ang lulutuin natin ay Morisqueta del Barrio. So ito yung tama-tama sa breakfast or kahit pang ano nga, pang lunch, dinner, pambaon niyo sa school ng mga bata at pambaon sa opisina. So pakita ko sa inyo yung ingredients natin ngayon. Okay? Dito kailangan natin ng at least 2 tablespoons ng chopped garlic, 1 cup of chopped white onions, and 2 cups of finely chopped carrots, at meron tayo dyan green onions, at 1 can ng spam. So dito, pwede nyong substitute ang spam na ito dahil ito yung available sa kitchen ko ngayon. Pwede natin ito lagyan ng bologna, yung sausage na nabibili natin sa mga market dyan sa Pilipinas, or Italian sausage kung nandito kayo sa ano, or any kind of Polski sausage dito sa ibang bansa. Pwede rin ang hotdog, ang local hotdog natin, yung kulay red. Anything na processed meat, pwede natin ilagay dito, or ham, or may mga natira tayong mga processed meat sa ref natin or sa ating pantry, pwede natin gamitin yon. And then mixed vegetable. Since wala akong mga fresh vegetable ngayon sa ref, so pwede tayong gumamit niyan kung meron kayong mga fresh na green beans or yung garbanzos, pwede yan, at saka yung mga green peas, yan pwede natin gamitin yan. And then kung meron kayong mga leftovers na scrambled egg, pwede nyong gamitin din yan, yung mga scrambled egg na yan. And then dito meron tayong 2 tablespoon ng patis. And then may pepper tayo. At meron tayong 1 pound cooked rice. Okay? So, let us start cooking now. So, baliktaran na natin yung camera and then let's start cooking. Okay? So, sana nakikita nyo yan. Yan, turn on na natin. Meron tayong nakita nyo na. Naglagay na ako ng oil kanina na 3 tablespoon ng oil. So, painitin lang natin ng bahagya yung oil natin. Then, lalagay na natin yung mga ingredients na kailangan natin. So, dito nakikita nyo, sa kabila, nagluluto tayo ng ano, ng mais. Wala lang yan. Ipisa lang magluto ng mais. So, sabi ko nga sa inyo, kapag magpa-fried rice kayo, make sure na covered ng oil yung buong sides ng ating wok o ng ginagamit natin kawali para paglalagay natin ng ingredients natin, hindi siya agad-agad maninikit. Ayan. At pag maglagay ka ng garlic, make sure na mainit na yung oil natin. Ayan. So, pwede na natin lalagay yung garlic natin. Ayan. So, ayan. This time, dahil ito ay medyo may between ng Filipino cuisine at ng Mexican, kasi ang Morisqueta is a menu ng Mexican. I thought it was like from Spain, pero may version ng Mexican siguro ang Spain din. Meron din ng kanilang version ng Morisqueta. At sa atin, dahil nga lutong Pinoy ang gagawin natin ngayon, kailangan natin na medyo i-golden brown yung ating garlic.
Unlike sa mga stew, nakita nyo kapag nag-i-stew tayo, ang garlic natin is medyo, ano, medyo parang nadaanan lang ng apoy. Hindi talaga siya golden brown. So nakita nyo, lagi ko siyang hinahalo para ma-avoid natin yung pagkasunog niya. Kasi yung iba, naluluto na yung garlic, yung ibang nasa side, hindi pa. So para even yung pagkakaluto ng garlic natin. And then as soon as makita nyo na medyo nagbabrown na siya, then we can add the garlic, the white onion now. Go. And then we can add the carrot. And then our spam. Sabi ko nga sa inyo, pwede kang gumamit ng baloney, pero make sure na ang cut nyo is ganyan, kaliit lang. Baloney or ang hotdog, yung red na hotdog, or sausages, or chorizo, pwede kang gumamit ng mga chorizo. At any process na meat, like ham, pwede kang gumamit yan, turkey ham, yung mga hindi kumakain ng pork, pwede rin yan. O kung may mga natira kayong mga meat sa fridge nyo, mga steak, pwede nyo gamitin yan. And now we can add our rice. Itong rice na to is dinurog na natin siya or pinaghiwa-hiwalay na natin siya at nilagyan natin siya ng konting tubig para medyo moist din yung ating bruschetta na ang parang texture niya is parang arroz a la valenciana, yung medyo malagkit. So nakita nyo yung rice natin is merong water yan. Para medyo ano siya, yun nga, para medyo magmukhang mas malagkit siya. So, make sure na haluin nyo siya ng maayos at mag-mix ng husto yung ating ingredients dyan. At saka yung rice para mas ano siya, mas lahat may lasa. So ako pa ng fried rice ang ginagamit kong sandok, yung may butas-butas para pag pinires ko siya, lumulusot yung rice. So mas madali siyang maghiwa-hiwalay. Ngayon, so na malagay yung ano, yung rice natin, medyo hinaan natin yung apoy para hindi naman kaagad matusta yung mga nasa ilalim na rice para ayos lang ang pagkakaluto. Ayan, nakita nyo naman mix na siya. And then pwede na natin ilagay ang ating patis. Patis ang ginagamit ko, hindi salt kasi mas masarap yung lasa nito. Nilagay ko lang siya ng 2 tablespoons ng patis. Na isipin nyo baka hindi siya maalat, walang lasa. Kasi, kaya 2 tablespoons lang nilagay ko kasi yung spam natin is maalat na. Ngayon, kung sa inyo gagamit kayo ng iba like baloney or ng sausage na hindi naman ganong maalat, then pwede kayong magdagdag ng ano. Pwede kayong magdagdag ng patis. Ngayon naman, yung mga may allergy sa patis, ayaw nyo nang gumamit nito, pwedeng mag-salt, pwede kayo maglagay ng salt, kayo yung mag-a-adjust ng alat ng gusto nyo or yung iba, mas preferred nila yung soy sauce, pwede rin naman ng soy sauce. Pero kasi hindi tayo gumamit ng soy sauce dito kasi gusto natin pakita yung iba-ibang kulay nung nandoon sa ano natin, sa rice. Kasi pag soy sauce, lahat yan mag-turn na ng black or magiging dark brown. So, hindi natin mapapakita yung mga iba't-ibang ingredients at hindi gaano mapapansin. Ayan.
As soon na malagyan nyo na siya ng patis, haluin natin ulit siya para kumalat yung lasa na, yung flavor ng patis sa buong rice. Yan. And then, ilalagay na natin ang ating mixed vegetable. Sabi ko nga, ito yung canned vegetable o pwede kayong gumamit ng mga frozen vegetable. Depende sa inyo, pwede din kayong gumamit ng mga ng fresh. Like ng green peas, ng green beans. Pwede nyo siyang lagyan nun. Kasi ako yung tipo na chef na kung ano lang yung available sa kitchen, kung ano lang yung makita ko, then gagawin ko siya ng menu. So talagang walang sayang, walang tapon, walang masisira, walang magtatagal sa pantry na gamit sa akin. Kasi nga, lahat ginagawin ko ng paraan para magamit natin. So yan ang ating, kita nyo yung kulay niya. Ang ganda ng kulay niya, di ba? So ngayon, pwede na tayong maglagay ng ating egg. So magtitira lang ako ng konti ng scramble pang garnish natin mamaya sa ibabaw. And then lagay na natin yung ating egg. So make sure na durog-durog din siya. Hindi naman gaanong durog na durog, hindi naman gaanong buo-buo. Para ikalat lang natin dyan sa rice. So ito yung pagkain na ito yung pagkain na hindi mo na kailangan ng ano, ng ulam. Kasi nandito na lahat. Di ba meron ka na dyan carbohydrates, meron ka ng yung rice na, carbo, meron kang protein, yung meat natin, meron kang vegetables, at meron ka ding ano, meron ka ng egg dito. So, pwede mo na siyang kainin as is. Na hindi mo na kailangan ng ulam. So, ang mga bata rin, mainganyo yung kumain ng vegetable kasi halos hindi nila mapapansin na kumakain sila ng gulay kapag kumakain sila nito. So yan. And then lalagyan natin siya ng green onions. Magtitira tayo ng konti para sa garnish natin. So yan. Si diba, very appetizing yung ano, yung kulay ng ating bruschetta. So I think it's less than 10 minutes meron na tayong ano, heavy meal, di ba? Na pwede nating pang breakfast, pang lunch, or pang baon sa school, pang baon sa opisina. Instead just lang ng ano lang, ng regular fried rice. So ayan, meron tayo nito. Ayan, tapos na po ang ating bruschetta. Ayan, tignan nyo siya. Ayan siya. Then patayin na natin yung apoy. So, ayan. Nakapagluto na tayo ng less than 10 minutes na bruschetta del barrio. Ayan, so sabi ko nga sa'yo, napakadiling nito. Kung meron kayong mga natirang mga meat, mga like ng mga steak or ng chicken or pork chop dyan sa fridge nyo, or meron kayong mga dilata dyan ng mga processed meat, ng spam, ng sausages, or meron kayo dyan mga baloney, meron kayong what do you call this, ng chorizo. Yan, pwede nyong gamitin yan sa ating bruschetta del barrio. Yan yung leftover nyo ng mga omelet, nung leftover nyo na scrambled egg. Tatarin nyo lang or pinuhin nyo. Pwede ninyo na rin gamitin yan. At saka yung mga vegetable nyo dyan sa ref, zucchini, or whatever yung mga vegetable na mailagay nyo. Iyan ang bruschetta del barrio ng inyong private chef, Chef Jason Leonardo Javier ng Chef Republic. So, batiin muna natin yung mga nag-message dyan. Hello dyan kay Rachel Adrados Aisma ng Canada. Rosana Suarez, hola, que tal, kumustas? At si pinsan ko si Ana Leia, kumusta dyan sa Long Island, New York. Si Ann Lawas ng LA, good morning. Dennis Coronel, hello dyan, kumusta? Yes, masarap talaga to. Yeah, pwede nyong gamitin din nga pala ang brown rice dito. Or yung mga jasmine rice or boryo rice, pwede nyo rin gamitin yan. Pero yun kasi,
alamin nyo yung texture ng rice. Make sure na na-meet nyo yung gusto nyong texture ng rice, yung kung gusto nyo mas malambot or medyo mas firm siya. And Castillo Sander ng Washington, hello Jan, and Michelle Nylander ng San Diego. O ayan, magpe-plate na ako and then ipopost natin sa Facebook para makita ng lahat. At magandang gabi dyan, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. I-follow nyo lang or subscribe kayo sa Jason Leonardo Javier sa YouTube. Okay? So, para lagi tayong updated sa mga bagong menus. Maraming salamat dyan. Muli, ito yung private chef nyo, si Jason Leonardo Javier ng Chef Republic. Have a good night.